na nga, yun napanood natin yung video ni Volunteer Tanod Algie. Pinakita niya kung ano ang meron sa kanilang paligid sa barangay nila. Oo, sa harap at likod ng bahay nila ay punong-puno na mga puno sa sobrang presko. Habang pinapakita niyo yung video kanina, naaamoy ko ni. Ano amoy? Ang aliwalas. Kasi walang ganyan sa barangay namin. Sa barangay namin, pag sumilip ka, puro sa lasalabid na ako. Kable ng kuryente. Talaga ganun sa probinsya, maraming dahon, maraming puno. Iba talaga ang amoy doon. Parang amoy ng dahon na humahangin. I mean, ganun. O, siyempre, no? Kung maraming dahon, amoy dahon. Magulat tayo kung daming dahon, tapos amoy bulaklak. Pero ito, ikaw ba, Ina, saan ba ang probinsya mo? Ako, sa father's side, sa north kami, Pangasinan, Pampanga, tsaka Ilocos Norte. Sa nanay ko naman, sa Quezon. So, puro rin maraming puno yung probinsya na namin. Tapos ikaw, Abby? Cavite niya. Cavite ako. Pareha siya. Nanay, tatay mo, taga Cavite talaga. Ikaw ba? Oo. Ako, ang father's side ko, Pampanga. Mother's side ko naman, Nueva Ecija. Yeah. Ay, naku, puro north pala. Nakaka-uwi naman kayo doon sa probinsya nyo. Ako minsan lang. Actually, nagpa-plano nga ako umuwi ngayong buwan. Ang tagal ko na rin din nakaka-uwi. Parang minsan nabibilang ko lang sa daliri yung pag-uwi ko sa isang taon. Ikaw umuwi. Every week na-uwi ako sa amin. At saka yung paligid talaga doon sa bahay namin, parang nasa gitna, tas puro puno na. Ay, ganun din. Yung parang bahay ni Algie. Ganun. Nasa gitna kami ng puro kapuluhan. Kaya pala ganyan kaka-fresh, no? Kailangan pala talaga tumira rin tayo sa ilalim ng mga puno. Sabi ko sa'yo tayo kasi. Tapos ako doon. Sa mismong puno kasi tayo nakatira. Napaligiran kasi ako ng mga double parking. Ano-ano ang mga namimiss nyo sa probinsya? Yan. Ako mga pinsan ko. Hindi kasi yung mga kamag-anak ko talaga nasa probinsya. Tapos yung mga pinsan ko, magagaling silang magkapampangan, mag-Ilocano. Tapos ako hindi ako marunong kasi magsalita nung language nila. So pag andun ako, pinagtitripan nila ako, di ba? Niloloko-loko nila ako. So nakakamiss yung mga pag-banding sa mga kamag-anak. Paano ko nila niloloko-loko? Ayun, nag-uusap-usap sila tapos hindi ko naiintindihan. So minsan hindi ko alam kung nilalait na ba nila ako? Uy, hindi. Hindi ko nilalait. Niloloko na ba nila ako? Ayun. Tsaka ang simple ng buhay kasi sa probinsya, parang haba lagi ng oras. Ako, ang namimiss ko sa probinsya ay yung makasama ko yung mga kamag-anak habang kumakain. Ay. Isa yan sa mga pinaka-nakakamiss sa probinsya, di ba? Yung food trip sa probinsya. Pa, no? Iba ang yun. Sarap. Tsaka yung mga kakainin nyo pa, yung mga tanim din. Di ba? Tanim lang din sa likod ng bahay. Tapos ang gamit mo yung dahon ng saging. Nandun lahat ng ulam. Ang sarap. Yeah. Paano ginagamit yung dahon ng saging, Abilene? Nilalatag sa lamesa. Doon nilalag boodle fight. Wow! Ang galing! Yung ganito itsura, parang hindi nagbo-boodle fight. Ay, grabe ako mag-boodle fight. Talaga? Nakaubos ako ng tanong doon. Ibig sabihin, sa Inglaterra, nagbo-boodle fight din kayo. Inglaterra? Ano yun? English? So, ang paborito mo sa boodle fight ay talong. Oo, talong. Tapos may bagoong. Ayan. Malangsa-langsa, no? Sarap. Ang hilig ni Abby sa talong at bagoong na malansa. Masarap naman kasi talaga yun. Pero sa probinsya nyo, saan usually ang tambayan para makapag-relax? Ikaw? Bukid. Sa inyo, sa bukid? Oo, napapalagi na kami ng bukid doon. Oo, wala kaming bundok masyado doon. Sa bandang taas, oo, pero bundok talaga. Ay, bundok. Bukid talaga. Kasi yung bundok talaga, bandang taas talaga, yung bundok yun eh. Diba? Wala naman bundok na doon sa baba eh. Hoy, may mga bundok naman sa ilalim ng tubig, diba, Meyo? May mga bundok. Pasensya na kayo. Sirena! Hindi, ikaw, saan ba sa probinsya? Saka tumatambay? Doon lang sa labas. Labas lang ng bahay. Kasi yung labas ng bahay doon, yung, kahit yung harap ng kalsada, isa makakita ka ng dumadaan na baka, mga kambing. Ay, ang saya! Ako sa amin, sa likod ng bahay namin, kasi sa likod ng bahay namin, doon taniman eh. May mga sagingan. So, ang sarap magmuni-muni. Parang minsan naiisip ko, unggoy ba ako? Bakit mo naiisip yan? Kasi iba yung reflection ko. Pag nakikita ko yung mga puno ng saging, parang gusto ko mag... Bagi-bagi. Nung iniisip mo ba kung unggoy ka, hindi ka ba naiyak na hu-hu-hu? Ay, parang makakadaad na
share ko lang, doon sa lugar namin, maraming tanim ang aking tatay. Tapos minsan ako pumipitas. Kahit hindi pa hinog, no? Hindi, hinog na syempre. ang nandun is okra, mga sili. Kaya unlimited yung okra doon dahil pinipitas lang namin pag gusto namin kainin. Ay, nagtatanim ka din? Nagtatanim ang daddy doon sa tapat ng bahay. Hindi ikaw? Ako, natuturuan ako pero hindi ko pa talaga natatry magtanim ng Yun ang maganda sa probinsya, no? Kasi napakadaming lupain. Pwede kang magtanim kahit kailan mo gusto. So ibig sabihin, kumakain ka ng okra. Bihira kasi ang kumakain ng okra, di ba? Masarap kumain ng okra pag may sausawan. Huwag lang yung talagang basang-basa. Yung parang Basa? Ayaw mo ng basang okra? Hindi, I mean, paano ba? Ayoko lang nung medyo sticky. Yeah. Pero sticky naman talaga ang okra pag kinagat mo siya, di ba? Kailangan mo siya ng sausawan talaga para hindi mo siya malasahan. Okay, gets.